orderin ko lahat. Isang special, isang overload, tsaka isang extra overload. Oh! Cheers! Ang sarap! Ang magiging toppings ko ay kung saan man lalapag ang bolang to. Ano lasa, no? Pwede bang sub? Samahan niyo ako at pakisaya sa kanilang Pansit Batil Patong Festival! Ah, pwede na po itong kabayuhin. 3, 2, 1, go! Kumantang Tapansit Batil Patong! Philippines number 1! So what is up? It's your boy Aga, straight out of QC, rapping from Tandang Sora. Blogging is the name of the game. I promise to keep you entertained. Nagbabalik po kami sa paggagawa ng food vlog. Burger! Ang lambot, love. Ito up info. Excited na ako kasi kakain na naman tayo. Nabalitaan ko na dito sa Metro Manila ay may dumating na pansit mula pa sa Tuguegarao. At kakaiba raw ang lasa nito. Ito ang Pansit Batil Patong. Kaya excited na ako. Kayo, excited rin ba kayo? Let's go! Hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga. Aray ko! Tumama ako. Tumama ako sa bato! Aray ko! Oops! Watch your step. Let's go! Sir, aga nga po pala. Good afternoon, sir. Annyeong haseyo. Are you Korean? Hilaw, sir, hilaw. Hilaw. Oh, Pilipino rin pala. Parehas lang pala tayo. Sikat kasi sa Tuguegarao yung Batil Patong. At narinig ko na meron din daw dito. Tawag, sir, ng Batil Patong, it's because the yung Batil, sir, yung winis na egg soup, and then yung Patong, sir, yung egg. At the same time, pinatong, sir, yung egg at saka yung mga toppings niya, sir, sa Tuguegarao, ang gamit talaga dyan, kara beef, lumpiang Shanghai, may chicharong bulaklak, wow! May side soup. Wow! Yung batok ko. O-orderin ko lahat. Isang special, isang overload, tsaka isang extra overload. Let's go! Kamsahamnida. So, una muna tayo sa special. Makikita nyo guys, yung itlog niya ay nasa ibabaw. Tapos meron siyang tauge. Yan o, may gulay. Talagang patong-patong siya. Hindi ko sure kung tama gagawin ko. Pero alam ko yung binibreak yung egg para kumalat yung yolk sa pansit eh. Oh. Wow, ang dami pa ng toge. Naririnig niyo ba yun? Parinig ko sa mic. Yan. Grabe, pang matakaw to. Unang kagat, solve ka na agad. Cheers! Ang sarap! Mmm! So, sobrang sarap, pinagpapawisan na ako. Woo! Ngayon, next. Ang kanilang overload. At kung mapapansin nyo guys, yung chicharong bulaklak nila, ang taba at saka ang juicy. Sama natin yung chicharon. Wow! Tinan nyo yung oil ng chicharong bulaklak. Kita nyo yan? Para sa bawah. Wow, Mamma Mia! Thank you, Lord, sa pagkain. Paano pa kaya? Dun sa ubod na ubod ng daming toppings. Ang extra overload. Nainig yun. Sa lahat na nakainan kong pansit, parang ito lang yung nakain ko na umaapaw sa toppings. The more toppings, mas nag-a-add sa flavors, mas nagiging katakam-takam. Okay guys, so ngayon natikman na natin lahat. Ang gusto ko sa pansit niya is medyo mas malagkit siya and yung texture niya talaga mas masarap nguyain. At sobrang nabusog ako doon, pero papunta pa lang tayo sa exciting part. Ang gagawin natin ngayon ay kakain ulit ako ng pansit at ang magiging toppings ko ay kung saan man lalapag ang bolang to, dyan sa limang yan.
Ang catch, hindi ko alam kung ano yung mga nilalagay nila dyan. Hindi naman nila siguro ako pagtitripan. I'm gonna roll it. But parang nagulat sila sa reaction. So, i-check na natin kung ano napili ko. Ang napili kong cup ay... Ano lasa nun? Pansit na may dinuguan? Pwede bang sub? Kakain tayo ngayon ng pansit na may dinuguan. Delicious! Amazing! Buti na lang dinuguan na pili ko. Hindi ako nagsisisi. May tubig ba kayo dyan? Ngayon natikman na natin ang pansit batil patong dito sa Metro Manila, nagtataka naman ako, ano naman kaya magiging lasa nito sa Tugigaraw mismo? Chef JR, pasok! Excited na ako kasi nandito tayo ngayon sa Tugigaraw City kung saan may pa-celebration sila ng kanilang pansit. Ang pansit batil patong. Tara, samahan niyo ako at makisaya sa kanilang pansit batil patong festival. Hanap mo ay ang ultimate batilpatong food trip, hindi mo mamimiss yan dito kasi sa Tugigaraw City pa lang, over 200 panseterias na ang mapagpipilian mo at pupuntahan natin yung isa sa mga pinakanaunang nag-serve ng batilpatong sa kanilang kainan. Okay na. Hi! Ako po si Presi Araw, isa sa may-ari ng pinakamatandang pansiteria dito sa Tugigaraw. Sauce po ito, ma'am? Kaldo? Opo. Andito na yung ano ng stock ng bones. Ah, andiyan na. Ako, ma'am. Wow, maano hindi lang buto-buto, ah. Yes po. Ito. Charan! Wow. So, buto rin po ito ng baka? Kalabaw. Lagay natin. Lalagay lang natin. Halo natin, sir. Ma'am Presi, paano po kayo nag-umpisa dito? Paano kayo napunta sa batil patong? Kasi nira po talaga ako, mahilig kayo magluto. Ay, before. Hindi ako mahilig magluto dati. Ang nagturo sa akin, yung mga in-laws ko. Kasi sila ang dating nagluluto dito. Pamana ito ng mga in-laws ko sa mister ko. Malaki ang naitulong talaga. Lalo na po ngayon, dito po kumukuha kami ng pangkabuhayan. Ang nagugustuhan ko lang dito kasi minimaintain nyo bukod yung sa... traditions, kahoy yung lutuan. May sentimental value eh. Sentimental value. Yes. And siguro from a culinary standpoint, yun nga, may nai-infuse o may nailalagay na aroma doon sa ating siniserve. Kakaiba yung inyong sandok. Ano pong tawag sa inyo dito? Pakul. Pakul? Yes po. Ganito yung shape niya, saka design. Opo. Siyempre, pagka sandok ka. At saka itong gilid kasi, sir, yan yung pag-cut mo ng, ano, ng noodles. Ano yung sekreto bakit tumagal ng more than 50 years itong pansiteria ninyo? Siguro dahil sa andun yung love ng pagluluto. Bilang isa sa pinakamatandang pansiteria dito sa Tugigaraw, sobrang proud po ako. Pasado ba ako, ma'am? Ay, super, sir! Pwede ba? Pwede ba ako sumideline muna dito? Naku, hindi ko kaya yung tayo, ano mo, sir. Okay na ako, basta pwede kong kainin lahat ng pansit batil patong na gusto ko, ha? Diyos ni Kamungamin! Excited na ako magturo sa inyo kung paano ang luto ng pansit batil patong. Siyempre, nor, shrimp, broth cubes, pampalasa. Umpisa na natin. Umpisa muna natin yung hipon. Dahil mahal ang shrimp, nakakatulong ang nor shrimp cubes. Dahil para sa akin, malasa talaga ang hipon. Tikman natin. Mmm.
iba talaga. Andun yung lasa ng ano ng shrimp talaga. Ayan, kumukulo na. Ihalo na natin tong Mickey. Tatanggalan na natin ang sabaw. Gagamitin natin ito sa batil. So next natin, tong itlog na ipapatong na natin. Ito yung tinatawag na bati. Wow, gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Andun talaga yung lasa talaga ng hipon. Ay, parang ayaw ko nang tigilan. Ang technique po talaga sa pagkain ng pansit, batil patong, yung egg, i-mix mo po yun talaga sa pansit. Para yung lasa ng egg, saka ano, i-andun sa noodles. Pansit, batil patong! Philippines, number one! Binisita ko si Sir Dodi. Para ituro sa akin. Gawa ng mano-mano na Mickey dito sa Tigigaraw. Yan, saktong-sakto. Master yung kausap natin. Ito na yung shop mo, sir. Walang special equipment talaga na ginagamit. Wala. Kahoy lang. Sige nga, Tatay Dodi. Turo mo sa akin kung paano mo ginagawa yan. Oo! Tay, mga anong taon kayo nag-umpisa nito? 1975. Paano nyo po ginagawa? Pakita nyo muna sa akin. Okay. Tama ba ginagawa ko, Tay? Opo, tama. O, ako na. Lapagod ka na. Hindi, laban pa. Pero at least nakakabisat naman ano. Anong grade ko, Tay, so far? 100. Bolero ka, Tay, ha? Pasado. Opo. Aba! Thank you, Taya. I mean, pagpatuloy niyo po sana yung gantong klase ng art form. Sana may magtuloy pa nung tradisyon ninyong yan. Maganda ang bakbaka ng ating competition sa Pansit Patil Patong. Mukhang kakaiba yung sa inyo, sir. Ano yan? Patola? Patola na may toge po. Wow! May utak po. Utak ng kalabaw. Salbahe to. Delikado to. God! Our champion at Pansit Fest 2023 is Marian Pansiteria! Congratulations! Marian Pansiteria! Contestant number 12! Ladies and gentlemen, we have a new champion! Congratulations sa inyong Pansiteria. Twice na akong sumali. Anong last time po na sumali kayo, sir? Ano po yung place ninyo? Wala. Mahal ko yung ginagawa ko kasi, sir. Talagang pinag-igiyang ko. Sinabi ko sa isip ko na kukunin ko to. Nagdagdag lang ako ng lomo. Lomo ng baboy. Tenderloin. Tenderloin ng baboy, sir. Yung juicy nung ano, sir, nung karne. Ang sarap, sir. Silang ilutong, napakasarap nilang pansit. Ito na, Pansit Patil Patong Eating Contest in 3, 2, 1, go!
Finally, may nanalo na. Table number 3. Hindi ako nakatulog kagabi. Na-remind sa kanila. Hindi sinabo na kumain. Masarap na talagang masarap. Timer na naman natin kung gaano ko katagal mauubos yung aking serving. Kasi yung time to beat nila, Kap, 4 minutes and 14 seconds. So, tingnan natin. Ready na ako. Okay. Kailangan ko ng support, ha. Timer starts now! Tungo. Minutes, tapos na. Magaling yung mentor ko eh. Ang origin po ng pansit sa Tuguegarao is dinala po siya ng ano ng mga Chinese settlers dito sa Tuguegarao. So pre-war era dito po sa stretch na to ng kalsada po no. Dati po may mga Chinese po diyan na nag-ooperate ng mga pansitan. So nung pagdating po ng 1960s, natutunan po ng mga katutubo ang mga ibanag ng Tuguegarao kung paano magluto ng pansit. So karne ng kalabaw po kasi yung pinakamura karne na pwede mong gamitin for mass production. Ibubuhos dito, sir. Okay. Tama ba ginagawa ko, Tay? Opo, tama. Nakakatuwa lang na paggalapag na paggalapag ko dito sa Tuguegarao, ang bumungad sa akin is isang buong hilera ng mga nagluluto ng kanilang paborito talaga naman at pinagmamalaking pansit batil patong. Nakaka-inspire at the same time na yung passion nila makikita mo na binubuhos nila doon sa kanilang bawat halo, naman hindi nakakapagtaka na yung mga turista at lalong-lalo na yung mga taga rito ay binabalik-balikan ang sarap nito. Pansit patil patong, talaga nga naimas. Pansit patil patong, Philippines number 1. Napakaganda ng Pilipinas. Hindi ako nagsisi na iniwan kong pamilya. Kumakaka-swimming na! Meanwhile, pupunta na tayo sa lagoon. Medyo malala na yung ampas ng agos ng hangin. Umabot na nga ako sa nagdasal na ako.